Juan Imus, 2016. Vince Amposta, Mon Arguelles, Jeff Asistio, Okadi Quiros, L.A. Diocadis, Eunice Ferriol, Lloyd Haro, Dennis Lacson, Argel Reyes, Toti Robeta Jr., Egay Sakilayan, Darlon Sayarot. Juan Imus, 2016, City Councilors. Board Member Larry Boy Nato, Congressman Alex A.A. Advincula, Mayor Emmanuel Maliksi, Vice Mayor Arnel Oni Cantimbuhan. Kumbinsidong tinututukan ang murang pabahay para sa maralitang Imusenyo. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay para sa mga kapuspalad na Imusenyo ay ating pong isa sa katuparan sa tulong po ng buong liderato ng lungsod ng Imus. Maliksing serbisyo at aksyon agad ang pangako namin sa inyo. Kumbinsido na naglilingkod para sa inyo, Vince Amposta, number 4 sa balota. Pagdating naman sa barangay development projects, Konseal Mon Arguelles ang bahala dyan. Kitang-kita ang indikasyon na umuunlad na ang lungsod ng Imus. Yan po ay mula sa tulong-tulong na pagsiservisyo ng ating pong mga lingkod publiko. Nandyan po ang mga kalihon, pagpapailon ng lansangan, ospital. Yan po ay mula sa pagmamalasakit ng ating pong mga namumuno para sa pagsiservisyo sa ating pong mga kababayan. Lingkod publiko, nagmamalasakit, Konseal Raymond Arguelles, numero 5 sa balota. Para naman po sa sektor ng kalusugan, si Konseal Jeff Asistio po ang bahala dyan. Para sa patuloy na pagbibigay ng proyektong pangkalusugan sa ating mga mamamayan sa pamumuno ng ating punong lungsod, sampu na aking mga kasamahan sa pakikipagtulungan ng City Health Office at ng ating mga masisipag na barangay health workers. Para po sa servisyo ng puso, ako po si Councilor Jeff Asistio, number 6 sa Balepa. Para naman po sa sangay ng senior citizen sa transportasyon, ito po si Councilor Oka Di Cruz. Ang aking advokasya sa matapat na paglilingkod ay magsilbing haligi na magbibigay tatag sa pagsiservisyo sa mga senior citizens at magbigay ng suporta sa mga reforma sa sektor ng transportasyon at komunikasyon. Ito ay pinagkatiwala sa akin ng aking mga minamahal na kababayan at ito rin ng aking magiging gabay sa pag-iisip, pagsasagawa at pagpagpatupad ng iba't ibang programa at proyekto para sa aking mga nasasakupan. Para sa maayos na transportasyon at magandang benepisyo para sa mga senior citizens, on call ako, number 7 sa balota, Okadi Quiros, para konsehal. Pagdating naman po sa pagsuporta sa kooperatiba at pangangalaga sa kalikasan, Konsehal L.A. Diocadis. Sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Imus, ang bawat isa ay kailangan may ambag sa pagsulong na ito. Kaakibat po natin ang samahang kooperatiba sa paggabay sa ating mga kababayan para sa kanilang paghahanap buhay. Kaya po lubos ang suporta po natin sa samahang kooperatiba. Yan po ang K ni Konseal LA. Kooperatiba ay sinusuportahan, kapaligiran ay pinangangalagaan. Konseal LA Diocadis, number 8 sa balota. Guro at boses ng kababayan sa konseho, Konsehala Eunice Ferriol. Pag-unlad ng bawat Imusenyo ay mahalaga para sa akin. Bilang isang kababaihan at guro, ipagpapatuloy ko ang pagpapalakas sa sektor ng edukasyon at pagkalinga sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Wala pong imposible sa sama-sama nating pagtutulungan. Isang guro at boses ng kababaihan, Eunice Ferriol, number 9 sa balota. Pagdating sa trabaho at sektor ng negosyo, Lloyd Haro ang maasahan. Ako po ay nagnanais na matulungan ang bawat pamilyang Imusenyo, makatulong sa pagdami ng trabaho at pangkabuhayan para sa mamamayan ng aking minamahal na Imusenyo. Ito ay sa pamamagitan ng panghikayat ng mga mamumuhunan. Tayo ay magsama-sama na maisakatuparan ang aking hadikain para sa ating lungsod.
Serbisyong sigurado, una kay Lloyd Haro, number 10 sa balota. Para naman po sa Committee on Personal Affairs and Committee on Rules and Privileges, Konsehal Dennis Lacson. Bilang chairperson ng Committee on Personal Affairs, masasabi po nating nagkaroon tayo ng masigrang pagkilos sa mga empleyado ng pamahalang lokal ng Luzon. Sa tala, nagkaroon tayo ng 68 karagdagang posisyon at nakapag-promote ng 116 na empleyado na nagsilbing inspirasyon para mas makapaglingkod ng tama sa ating mga mamamayan. Ako po si Konsehal Dennis Lacson, muli po ninyong pagkatiwalaan. Number 12 sa balota, tamang serbisyo para sa imusenyo. Pagdating naman po sa kabataan at negosyo, ang nagbabalik para Konsehal, Konsehal Argel Reyes. Pansamantala nagpahinga sa larangan ng politika upang tumulong sa aking pamilya sa pagninegosyo. Ngayon po ay muling nagbabalik sa paglilingkod at nais maging ehemplo sa mga kabataan. Kabataang nangangarap na maging matatag sa paghahanap buhay. Sandigan ng kabataan, kaagapay nyo sa kabuhayan. Argel Reyes, number 14 sa balota. Isang kapitan, simpleng mamamayan, Konsehal Toti Ropeta. Mula po ang inyong lingkod sa hanay ng mga barangay. Maayos na pamamahala, tulong at serbisyong may kalinga. Tulong at respeto para sa imusenyo, Konsehal Toti Ropeta, number 15 sa balota. Pagdating naman po sa public safety, Konsehal Egay Sakilayan po ang bahala riyan. Magpapanatili po at dagdag na kita para sa ating kaban ng siyudad ng Imus, ang aking pong advokasya. At umasa po kayo na ang inyong ibinabayad na buwis ay siguradong mapupunta para sa kapakanan ng mga taga-Imus. Ilan po. Kaban ng bayan, ating ingatan at pangalagaan. Egay Sakilayan, number 16 sa balota. Sa larangan naman po ng turismo, narito si Konsehal Darlon Sayaron. Ang ating kasaysayan at kultura ay napakahalaga sa ating pagkakakilanlan. Ito po ang gusto po nating pagtibayin at pagyamanin upang ang pagkakaisa natin ay magkaroon ng mas malalim na panghuhugutan. Pagkakaisa, huwag nating kalilimutan. One Cavite, one Imus, hindi po ito maisa sa katuparan kung hindi po namin kayo kasama. Desididong magserbisyo, Marlon Sayarot, number 17 sa balota. Ang kaagapay naman po natin sa sangguniang palalawigan, Board Member Larry Boy Nato. Layunin po natin na ipagpatuloy ang pagsasaayos ng lahat ng public hospitals sa buong lalawigan ng Cavite. Malapit na rin pong buksan ang dialysis center na naibaba ng inyong lingkod mula Kapitolyo para sa imusenyo. Ako si Board Member Larry Nato, number 1 sa balota. Malungkot pong ipinakikilala sa inyo ang taong nagsakripisyo, ang taong nagbigay para sa patuloy na kaulad ng ating Luzon. Siya po ang susunod na Vice Mayor, Vice Mayor Oni Cantimbuhan. Kasama rin po namin si Bukal Larry Nato, ang susunod ulit magiging bukal ng ating Luzon. Ito po mga taong to ang kailangan natin para sa patuloy na ikayaganda at kaulad ng ating Luzon. Muli po, isang magandang araw sa inyo lahat. Ang sikreto ng tagumpay at progreso ng ating mahal na lungsod ng Imus ay nasa pagkakaisa at pagtutulungan. Kasama ang ating butihing Congressman Alex Adbuncula at ang ating Vice Mayor Oni Cantimbuhan, kami po ay naandito para patuloy na magserbisyo para po sa inyo. Ito ang adikain ng Team One Imus.